Okay guys, today ituturo ko sa inyo how to install yung extension para sa magazine as a grip. So magkakaroon tayo ng counting space para sa ating pinky for Glock 19. So ito yung first 3 extension grip na binili ko sa Amazon. So tara, samahan niyo ako sa unboxing and sa installation. Tune in lang kayo kay Jaguar. Okay guys, so ito yung TacWolf 3-piece extension para sa magazine ng Glock 19 Generation 3. So ito yung binili ko sa Amazon. So mamaya makikita nyo sa link kung saan ko siya binili. So actually, isang package consists of 3. And then, ito yung papalitan natin na base ng magazine for Glock 19. Kasi ang problema sa mga may malaki ang kamay, yung pinky nila walang masyadong space. And then ito yung tools na gagamitin natin na nakuha ko din or in order ko from Amazon. So as always, nasa link yan mamaya. Okay, so itatabi muna natin lahat yan. And then of course, safety first. Kailangan i-remove natin lahat ng bullets from magazine. And then, isa-set aside natin yan lahat mamaya. So, para wala tayong disgrasya. It's better to be safe than sorry. So, well, kahit na anong gagawin nyo sa barrel, make it a habit na safety first. So, itatabi ko muna siya, ilalagay ko muna temporarily sa plastic bag. And then i-set aside natin bago tayo mag-proceed doon sa installation ng extension para sa magazine. So ito yung magazine natin na gagamitin. So teka. So off camera, nag-install ako ng isa. Just to make sure na tama yung ginagawa ko. And then, i-attach ko yung mga maliliit na attachment. Pero, just para pakita ko lang sa inyo. Pero, hindi natin gagamitin yan or magagamit for Glock 19. So, maybe sa ibang klase ng barrel, pwede natin gamitin yan. So, ito yung pang-remove natin ng base ng magazine. So, medyo mahigpit lang. Pero, alalay lang. So, once na nire-remove mo yan, make sure na hindi mo aalisin yung left thumb mo. Otherwise, lilipad yung spring na yan. And then, yung attachment is simply, i-slide lang natin. And then, maglalock na yan doon sa pin. So, again, yun yung maliit na attachment, pero hindi natin magagamit yan sa Glock 19 para lang makita nyo kung saan siya inilalagay just in case na kailangan nyo siya for your handgun. And this is the second one, or actually the third one, na papalitan natin. So again, slide nyo lang siya dahan-dahan. And then, pakita ko sa inyo, yan yung pin na pinupush natin. And then ito, ipupush or slide nyo lang din hanggang sa mag-lock. So ganun lang po kadali yung installation natin. Just make sure meron kayong Glock toolkit para hindi kayo mahirapan. So, ito na siya. Itatry na natin kung mag-fit siya sa Glock 19 Gen 3. So, again, just to make sure, silipin lang natin kung may naiwan na live ammunition. And then, pakita ko sa inyo na ikinabit ko yung attachment pero hindi po natin siya magagamit sa Glock 19. Maybe sa ibang kind ng handgun. But not on this one. So actually, nag-fit naman siya for me. Pero, mas mag-fit siya kung merong konting force
So I'm thinking if i-keep ko siya ng ganito or hindi. Pero out of 3 magazine, merong isang magazine na ano siya, fit na fit siya talaga. Pero actually, silang tatlo, tines ko, mag-fit naman lahat. So, kung mapapansin niyo ako, paulit-ulit ko siyang sinisilip. Just to make sure na wala akong naiwan na live ammunition sa loob. So, yan. In and out, para lang matest ko. Naglalock naman siya, actually. So, ito yung second. Naglalock din naman siya. Kaya lang kung mapapansin nyo sa ibang review, they sand it out para mas swabe yung pasok ba. Actually, swabe naman. Kaso yung paglock lang medyo konting issue. So, again, ito yung binili natin sa Amazon na magazine extension. Extension grip. Para sa ating mga pinky for Glock 19. So, ang review ko, okay naman, pero may konting reservation. So, kung gusto nyo i-sand it out, mas maigi. Pero for me, baka ibalik ko na lang sa dati.